kasalo po, no? Kasi po siya sa yung yung si Ang Hoya, siya yung bunso-bunso namin dati doon sa Mother Church, eh. Ah, si Mrs. At magkakasama nga kami, tama sa kwan, no? Siya yung malagite, siya yung palatawa, siya yung pinakamaliit, kaya tawag namin bunso. Siguro dahil doon sa mga ngiti na yon ay doon na itab si Pastor Ace, no? Dahil kundi, ganyan pong ligawan at sila po na-event kami ng pakasal. First time ko pong mag-preach ng first year anniversary ng isang mission at alam po ninyo, nare-refresh po sa akin nung ako po ay nagsimula, no? Kung mas mahirap yung kalagayan namin nung ako ay nagsimula. Sapagkat si Pastor Ace noon, medyo ano, no? Nabutan mo ba doon sa ano tayo? Doon sa pakingat ng ni Pastor Lito. Doon ka na sa ano, no? Si Pastor Lito ho noon, nagsimula kami ay ano lang ho yun? Parkingan lang ho, ano? Ayan, nandun na ho kayo na, ano? Parkingan lang ho yun. Una pag-ride. Ah, pag-ride, no? Hindi ko na una putan yung pag-ride. Pero yung kwento doon, mas malala pa yata ho yung lugar po nyo. At ang inabutan ko na lang ho ay nasa parkingan ho yung ano. Tapos nakagawa lang ng yero na maikutan lang ho yun. Ano? Kami nagpapero sa mga doon sa service. At lumabas po ako doon na gano'n ang sitwasyon. Kaya financially, hindi pa ho makasupport ako yung Mother Church ng Pastor Lito. Nung yung gawain sa Tipolo, yung mission ay tinuloy. No? At dahil walang support, eh talagang trabaho pa rin ako. No? Yung trabaho ko, pagka mayroon akong sahod, doon na kinukuha yung pangupa, doon na rin ako pagkain ko, yun na rin, no? Kasi may trabaho naman ako. Nagsimula akong gawain na isang kapartner ko lang, si Brother Eddie, no? Kaya lang na namatay na rin, no? Pero si Brother Eddie, ang trabaho niya lang, eh, magpakilala sa akin ng tao, kasi trabaho niya, umiikot ng umiikot yan, sis, ano? Ang daming racket, no? May daladalang pag-bibi, no? May ikot sa palengke, may kapakilala, pakilala niyo sa akin, yun, sinusunod niyo, binabay po sa atin. Ito ang buhay ko na po. So usually po, nagsimula po ako na gawain ng trabaho ko sa opisina, 8 hours, sa gabi, yan, puro solwinin, by Buddhist study. No? Sa Sabado, yan, yan ang mga solwinin. At napakapalad ni Pastor Ray, sapagkat nung kami nga nagsimula, eh, dalawa nga lang kami, no? Akin lahat ang pakanta. Lahat akin eh, kasi hindi marunong magpakanta si Brother Eddie, no? Hindi mo makitang tumayo si Sarah pa, no? Hindi mo makita yun eh. Akin lahat yun. Parang ikaw din, ikaw nagpapakanta. Mabuti na lang, meron ka ng pamilya, meron kang supportive na magulang. Eh, sa akin wala doon. So, I mean, napanganda nagsimula. Nagsimula kami, yung parang room lang yata, isang kwarto lang, ganito. Yung kalahati nito. Nasa second floor, pero ano yun, wooden yun. Pati yung buwan namin, wooden din. At pagka ho, meron akong naiimbita sa gabi, pagka kunwari, bumababa ako, at mag-CR o meron lang akong bibilhin, natatakot yung akin mga inimbita kasi meron daw naglalakad. No? So parang haunted house kasi yung ano yun eh. Iwan ko lang kung napunta si Lizis. So, ganun ang naging buhay ko yung nagsimula, no? At ako'y pinagpala na ng Panginoon sa trabaho. So, recently na, no? Later on na lang, saka dumating ang aking pamilya rin, si Mrs. Karoon ng anak. No? At, well, pinagpala ng Panginoon yung aking gawain. Yung ating gawain ko doon, pinagpala na ako sa kumpanya, no? Pero ang target ko sana at the age of 50 years old, talagang palis na ako doon sa kumpanya.
Pero parang kanina rin nagkukwento si Pastor Ace, hindi na rin maganda yung working environment, no? Medyo hindi maganda. At balis na rin ako sa kumpanya. Kunti na lang sana, the age of 50, ang ganda ko eh. Talagang magandang kumpanya ko yung akin na pasukan, no? Mitsubishi. Ang ganda ko ng retirement package, ganda ko yun. Talagang billion-billion kong aking kukunin. Pagka ko ay umabot ng 60 years old, 12 years na lang kasi 47 and a half na ako. Eh mababa ko yung 18 million na aking kukunin po na client ko ninyo. City pretty na lang sana ako ang ganda ng retirement ko. Ga? But of course, kung hindi ka na akong masaya sa trabaho, sapagkat meron na akong ibang pinapagawa talaga sa iyo ng Panginoon, mas kailang gawin mo, lalabas at lalabas ka na rin. Oh. Nung magsisimula ako sa gawain, nakita ko lumalago yung gawain para kay sa inyo eh. Nadadagdagan ng tao. Sabi ko kay Pastor dito, Pastor, alis na ako sa Mitsubishi. Sabi niya, Brad, pag-pray muna natin. So nung una, siya may ayaw. So, lumalago pa rin ang gawain, siya naman nagsabi sa akin, Brad, umalis ka na sa gawain, eh sa trabaho mo. Full time ka na sa ministry. Ang sagot ko naman sa kanya, Pastor, hindi ko pa nararamdaman eh. So nung una ako, nung sumunod siya naman, at then nagkasundo rin kami. Ay pag-uusan din. Hanggang sasabi niya, Brad, kung ayaw mo na talaga sa Mitsubishi, ayaw na ng Panginoon sa iyo sa Mitsubishi, paalis na paalisin na. Eh nangyari nga, no? So, ibig sabihin, type na rin po siguro na umalis ako. Pero tama po yun, kahit papano po ay nakasurvive ako ang gawain. At kung titignan ko, sa simpleng pamumuhay, ay kaya na rin po akong suportahan po ng church, no? So, what I'm trying to say is, magpatuloy po kayo, ano? Lalo na nakikita po mga bata, mga potential to itong pastor. Eh. Kami, mga bata, ang population namin is bata pa. Ano? Siguro, ang pinakamatanda namin na, maliban yung sa magulang ko, ano? Ay nasa 50 siguro. And then all the rest, pababa na yun. No? Pagmalagaan mo itong bata na ito, magiging professional ito, lalaki sila. Then, they will be supported doon sa gawain. Salamat kay Brother James, no? Kanyang pamilya na sumusuporta sa gawain. Napakalaking tulong, ano? Na someday ay masabi ng tao na ikaw talaga yung sumuporta sa isang lipod ng Panginoon. Talagang kaparte ka. Si Brother Eddie, hanggang ngayon, pinapasalamatan mo. Hindi man naging katulad nyo na nakapag-organ, nakapag-piano, pero naging daan po sa orang upang makilala ko yung mga unang tao na nung na-win ko sila, lumago sa gawain, sila yung naging supportive din sila sa gawain. Anyway, sama ko may bahay, si Dr. Huyang by profession. Siya rin po ay umalis na ako sa regular po na trabaho po niya, no? At isang employed po sa Taytay Emergency Hospital. Pero nauna siyang umalis sa akin. Again, working environment din yung ayaw niya. No? At yung dalawa naming bunso. No? So, tayo po ay dadako na sa mensahe ng Panginoon. Mahabang kwento ko yata, no? Para na lang po tayo nagpe-fellowship. Tama po ba? At puntaan po natin yung pong text po ninyo. Dito po sa 2 Timothy chapter, simulan natin sa ano, sa chapter 3, no? Ng 2 Timothy chapter 3 verses 14 hanggang 2 Timothy chapter 4-5, no? Six pala, I should say, no? So, six po tayo. Ang text po natin, no? Is 2 Timothy chapter 4, 1 to 5, supposedly. Pero simulan po natin sa chapter 3 ng 2 Timothy, mula po sa verse 14. Okay? Ayun, sinasin na kayo nag-iwan ng konti. Tayo po ito mayo at masahin po natin.
Wala po sa... Chapter 3, verse 14, hanggang sa chapter 4, verse 5. Nuggets niyo po? Salitan po tayo? Okay. 2 Timothy chapter 3, salitan po tayo sa verse 5 po ng chapter 4 sabay-sabay. Sabi po ng verse 14, "But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." All scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word in season, out of season, reprove, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall return unto fables. Verse 5, "But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry." Panginoon, salamat po, Ama, sa kabutihan po ninyo, sa iyong pong katapatan. Salamat po sa isang taong, Panginoon, na ginabayan niyo po ang gawain na ito sa pangunguna po ng kanila pong pastor, sa Grace, ng kanyang pamilya. Salamat sa suporta po, Panginoon, ng mga kapatid. I pray, O God, na patuloy mo silang pagpalain. I pray na patatagin ang kanilang pananampalataya. I pray, Panginoon, na bawat anak po ninyo na narito ay ma-involve po sa gawain. Ilagay mo po sa kanilang puso at isipang, Panginoon, ang malawak na vision, O God. At Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng kanila pong mga plano. Ingatan po ninyo, Panginoon, ang bawat isa, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen. Papunan po tayo. Napakaganda ho ang theme po ng inyong pong anniversary, Preach the Word. Ito pang lugar na ito, mukhang di ko ho nadaanan po ang lahat ng kalye, pero mukhang tigit-tigit yata ang mga bahay. Ano? At marami pong pwedeng ikutan, may potential po yan. At ito pong pagkakataon na ito, mga kapatid, just to give you a background, ito pong si Apostle Paul ay nasa kulungan ng kanyang isinulat itong 2 Timothy. There was first imprisonment, siya po ay nakulong, at siya po ay nakalaya, pero sandali lamang po yun. Siya po ay nahuli ulit, at siya po ay nakulong. At ang kanyang kalagayan po rito ay isang diyang napakahirap. Isang kulungan na malamig, ano ho? Isang kulungan na talagang wala na siyang pag-asang makalabas. Alam niyo ho, malapit na ang kanya pong kamatayan. Kanya pong sinulatan itong si Timothy na dumalaw for the last time. Hindi na ho naging balinaw kung itong si Timothy nakapunta o hindi. Pero alam nyo ho, sa kanya pong kalagayan, siya po ay malapit na ma-execute kung kaya sumulat siya kay Timothy. Ang sulat po ay ine-encourage niya po itong si Timothy. Of course, pagpatuloy po yung gawain, yung ministry na kanyang nasimulan. Na siya manatiling maging matatag, ang doktrina po ay talagang manatiling sound, yung po yung kanya pong yayakapin, at hindi siya matatakot na humarap sa mga persecution, maging matatag siya sa kanyang pananampalataya. Yung po yung exhortation nitong si Paul kay Timothy. Of course, si Timothy, apparently, mukhang meron pong may pagkatimid, kumbaga, maaaring mahiyain, maaaring may pagkatakot sapagkat during this time, no? Matindi po yung persecution po sa mga churches. Lalo na po sa kanya. No?
kay Paul. And alam po natin na itong pong si Timothy ay talaga hong ang kanya pong mentor ay walang iba kundi po si Paul. Sa verse 1, ang sabi po nitong si Paul sa kanya, I charge thee therefore before God. Ito po ang utos ng ating pong Panginoon. It is a command. I charge thee. Meron po siyang kumbaga yung idea po rito, it is a forceful command. Talagang mabigat ho yung utos po rito ni Paul kay Timothy. Kaya sabi niya, I charge thee before God. Talagang yung charge na ito ay sa pangalan ng ating pong Panginoon. Sino bang ating pong Panginoon? No? Siya yung dahilan kung bakit meron po tayong Bible po ngayon. Siya yung powerful God. No? Abay, kakaiba po yun. No? Ibig sabihin, lahat ng authority, lahat ng power, nung sinabi po ni Paul sa kanya, I charge ni Timothy, eh talaga po yun yung sasangkalan po ni Timothy. Ano ho? Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya paglabas ni Pastor Ace, no? Sabi niya kanina, hindi naman si Pastor rito eh. Totoo po yun. Ginagamit ko yung mga pastor, ibang tao, pero lang po ninyo, talagang hindi mo matatakasan, talagang haharapin mo yung panawagan ng ating Panginoon. No? Now, tingnan po natin, mga kapatid, yung pong charge na ito, yung sinabi po rito sa pinaka-main text po natin, magmula po sa verse to, sabi po rito, this is the first point. Preach the word, that is the first point. Ito po yung charge. No? Itong si Timothy. Why? Ang sabi niya, be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. Preach the word. Ano po yung utos po rito, ipangaral ang salita. Meron pong ikinoconvey po ng word na ito. Ano ho? Yung urgency. Kinakailangan pong ipangaral ang salita ng ating pong Panginoon. Ano ho? Kailangan marinig ng mga tao ang salita ng ating pong Panginoon. And not only that, itong si Timothy, he must also be ready, prepared, na ipangaral ang salita ng Diyos. Ang ganda ng sinasabi ni Pastor Ace kanina. Kung ano yung ipinapangaral dito, yun na yun. Walang tago-tago. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi man kailangan itago, ang salita ng Diyos ay kailangan hindi balutputin. Whatever it is, that should be preached to people. In season and out of season. Of course, mahirap po magsimula. Parang ganito rin yun, no? Dumating din sa punto sa amin, yung bahay namin, yun na rin yung church. Buti sa iyo, pastor, ano na to? Sa iyo na to eh. Sa inyo na, kumbaga, no? Talagang wala nang... Yung binabayad mo, talagang pumapasok doon sa building, no? Upa. Nakakaming upa nun talaga. Tapos pagkain na naman. Pirap-pirap din. May mga time namumutang pa rin po kami ng pang-upa nun. Ano? Tumatakbo nga pa. Ako ay pastor dito kung misa. So may konting challenge, but kailangan kong misa yun eh. And finally, lahat ng yon ay napaglabanan. Nakabili na po tayo ng property. Nakita na yata ni Pastor Ace din po yun. Sige lang, tuloy lang. Mahirap po kumuha ng property, lalo na kung sa bantang labas. Eh. Alam po ninyo, gaano mang kahirap ang nararanasan ninyo in season and out of season. Preaching the word, doing the ministry, is not for convenience. In fact, the Lord said, sabi niya, yung susunod sa kanya, makakaranas ng persecution, makakaranas ng suffering. Ang sabi niya, kung ikaw ay susunod sa akin, you have to carry your cross. And follow me. Mabigot yung carry your cross. Baka alam po natin, suffering lamang, hindi ho. Ang cross doon, namatay ang ating pong Panginoon. Kaya kanina, preaching ko doon sa
sa church. Kailan ka magiging ready na maglingkod sa Panginoon? Kailan? Magiging ready ka lang na maglingkod sa Panginoon kung ikaw ay ready na mamatay para sa Kanya. Tama po ba? Kasi kung hindi mo mahal ang Panginoon, may mas mahal ka kaysa sa Panginoon, mas mahal mo kumari yung sarili mo, abay, meron laging pipigil sa'yo na maglingkod sa Panginoon. Maraming pagkakataon na out of season yan. Pagka umulan, baka ayaw mo nang lumabas. Pagka maputik yung daan, baka ayaw mo nang maputikan. Pagka meron nananakot na tao sa labas, baka natatakot ka na. In season and out of season, ano man ang kalagayan, you have to preach the word. Why? Because preaching the word is so urgent. Kanina tinignan ko sa statistics kung ano pong latest. Ewan ko kung latest po yung nakita mo. Pero ganito po ang statistics po natin. Birth rate. Sa 1,000 daw po na population, ang ipinapanganak po doon, 19. Ang death rate naman, doon sa 1,000 population na yon, no? 8 yung namamatay. Kasi imagine, 8 yung namamatay. Sa isang taon, ito sa mundo na po ito, ano? 131,400,000,000 yung po yung pinapanganak. Ang namamatay mo ay 56 million. Kalayan po ninyo. Sa taon-taon po yun, 56 million. So that in a day, ano, sa isang araw, 360,000 yung pinapanganak, ang namamatay naman, 151,000 na kaluluwa. Yun ang namamatay. Di ko ba napaka-urgent nga naman po na ipangaral ang salita ng Diyos? Sa isang araw, 151,000 ang namamatay. Hindi natin alam kung saan patungo ang kanilang kaluluwa. Ang ipinapanganak naman po ay 360,000 per day. Hindi ko alam kung itong 360 na ito ay maliligtas din. Bakit ho napakahalaga po ang kaligtasan? Bakit ho na napakahalaga po na ipangaral ang salita ng Diyos? Sapagkat kailangan po natin maintindihan, lalo na sa mga bisita po namin, na ang buhay po natin dito sa lupang ito ay temporary lamang. Kaya sabi ni Pastor Reyes kanina, ito pong church ay para sa inyo. Hindi lamang doon sa paglabo ninyo, sapagkat kung ikaw ay nasa tamang church, yun na kung sana ipinag-pray ni Pastor Ace, dadalhin siya ng Panginoon sa tamang iglesia, ang iglesia na yan, yun ang magpapalago sa iyo, igagay ka. Pero ang nagliligtas labang ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang salita, maliligtas po ang isang tao. Sabi ko kanina, ang buhay dito sa lupa ay temporary lamang. Lahat po tayo ay mamamatay. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam baka ho ngayon o kaya bukas. Sa susunod na linggo, kasama ho tayo dun sa 151,000 per day na namamatay. And that is to say, kailangan natin maintindihan. Temporary po ang buhay sa lupang ito. At kung i-analyze po natin, sapagkat temporary ang buhay na ito, ito lamang po ay paghahanda po sa susunod na buhay. Sa Corinthians ang sabi ho, today is the accepted time. Today is the day of salvation. Kailangan mong masiguro na ikaw ay ligtas. Sapagkat kung ikaw ay hindi maligtas sa oras na ito, sa araw na ito, sa panahon mo dito sa lupang ito, ang punta mo ay doon sa dagat-dagat ng apoy. At bakit pupunta ka sa dagat-dagat ng apoy? Sapagkat ang sabi mo ng Bible, lahat ay nagkasala. Meron bang makapagsabi rito na wala siyang kasalanan? Wala ho. Lahat po tayo ay makasalanan. At yan po ang sinasabi po ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. Tama po ba? Amen. Lahat po tayo nagkasala. At ang sabi rin po ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. And that is the second death. Revelation chapter 20, verse 14, makikita po natin yan. No?
ang kaluluwa mo sapagkat ikaw ay nagkasala patungo doon sa dagat-dagat ng amoy. Pero alam po ninyo, mahal po tayo ng ating mong Panginoon. Ayaw niya na tayo ay mapunta doon sa dagat-dagat ng amoy. Ang gusto ng Diyos, tayo ay magsisi sa ating kasalanan. Magsisi sa kasalanan. At sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po, ang pagsisisi ay hindi na po natin gagawin po yung mga kasalanan na ating pong ginagawa. Amen? Amen. Oho. Now, ito pong buhay po natin sa lupang ito, sabi ko nga ito po ay paghahanda sa susunod na buhay. Hindi ko lang, Pastor, kung ano yung usapan nyo ni Pastor dito about repentance. Pero baka magkasundo tayo. Okay. Maliwanag ba? For all have sinned and come short of the glory of God. What we need is a Savior. Tanggapin po natin bilang sarili po natin ang tagapagligtas. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Yan po ang sinasabi po ng Bible. The charge was so urgent because of thousands of souls that will go to hell without salvation. And we have to preach the word of God. Yan po yung ginagawa ko, Pastor Reyes. Kaya kanina, maski Sunday ho sa hapon, meron pa rin pong soul winning. Now, magpatuloy po tayo. Sinabi po ng verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. What is the reason? Why do we have to preach? So kanina ho, ang pinag-usapan po natin, what is the charge to preach the word? And the second is the reason. Because of impending hardening of the heart. Anong sabi po ng verse 4? Time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang panahon, ang maayos na doktrina hindi nakatanggap-tanggap sa mga taong ito. End times, pinag-uusapan, di ko alam po anong schedule ninyo. Kumisa, di ko masyadong binibigyan ng pansin yung end times na yan. What is important is sigurado ka na ikaw ay pupunta doon sa langit pag namatay ka. That is the most important thing to me. Kumisa, hindi rin kami magkasundo doon sa church eh. Amag dati. Ganito na lang. You have to make sure that you go to heaven when you die. That's the most important thing. Whatever it is doon sa end times. Ang mahalaga lang doon, alam mo, parang, alam mo, malapit na eh. All of the signs na yan eh. Darating ang panahon, yun ang sabi ng Bible, titigas ang puso ng mga tao. Tingnan nyo po yung mga batas po natin. Nagbabago na. Nung panahon ko, no, naranasan ko pa rin hong mapalo ho doon sa school dahil wala po akong assignment. Tayo po din yung palo. Ngayon, pwede na bang mamalo ng bata? Pwede pa bang mamalo ng bata sa school? Baliktad na. Kaya ang titigas na ng mga bata kayo, mas matigas na kumisan doon sa teacher. Kumisan yung teacher na nagmamakaawa. Dati nung mga bata kami, pagka pinalo, mapi-principal pa kami. Ngayon, pagka pinalo ka ng teacher, yun na nandun sa principal. Sinusugod pa ng magulang, di ba? Baliktad na. O kaya itong batang ito, mabaliktad. Nandito lang sa loob. Pinapalo ka ba ng tatay mo? Wala ka mga principal. Yan ang tama. Mas patindi. Yan ang tama. Kailangan may palo. Amen. Yan ang sabi po ng Bible. Huwag mong ispare yung anak mo sa rad. That is the rod of correction. Tama pa rin po yun. But look at this, patigas ng patigas ng puso ng tao, and time will come. Pagpasama ang pasama ng mundo, ayaw na nilang pakinggan ang doktrinang maayos, ang tama. Diba?
maraming mga churches ngayon, lalo na pagka pinapangunahan ng mga board of ano, mga officers na nandiyan, pinapatalsik kumisan ng pastor. Bakit? Ang gusto nilang malinig na preaching ay yung maganda sa kanilang tenga. Hindi tinatamaan yung mga maling ugali na ginagawa nila. Ganun po yun eh. Time will come, magiging ganito. Eh, madaling lumipat-lipat dala sa mga churches ngayon, di ba? Ngayon mo nga hindi ba katagal, lilipat sa magaan. Doon na lang, masaya. Parang ganun eh. Pero ang sabi po ni Paul kay Timothy, huwag mong gawin yan. Manatili ka sa sound doctrine. Ipangaral mo yan. Yakapin mo yan. Kaya hindi kami magbabago ni Pastor Ace. No? Eh sabi niya, kung ano ang salita ng Diyos, yun na yun, walang itatago. Kaya, bakit dito? Kaya sabi niya, rebuke, convince. Ang daming mga word na ginamit po rito. Exhort, teach. At ipapangaral lamang po namin kung ano po yung tama. You get the point? Amen. Oo. Eh, Pastor, is tuloy lang. Yung mga kinakanta natin dito, tuloy lang yan. Yung iba, masaya na. Sumasayaw-sayaw na. Parang nasusunog ang ano, umisan eh. Uy, sorry, sorry. Is that amen? Amen. There is impending hardening of the heart that they could, the people that will be listening to the word of God could not stand sound doctrine. Itching ears, what they wanted to hear are messages that will conform to their worldly ways. Ibig sabihin, eto kami, huwag kang mag-preach ng tatamaan. Meron pong isang pastor, eh, nag-preach po siya, no? Doon sa kanyang congregation. At, of course, kung gumagawa ka ng preaching kasi, talagang pinoprofile mo yung, ano, eh, yung members mo. Ano bang, kailangan talaga na, ano, I'm sure si Pastor Ace talagang inaaral niya yun, eh. Etong kapatid na ito, eto, kailangan niya ng encouragement, kailangan niya ng ano, kasi may mga problema po yun. And there are times na yung preaching, makikita ko yung isang tao, isang kapatid, maaaring hindi namumuhay sa tama, medyo papasukan mo rin ng preaching na kailangan niyang marinig. No? Ang problema lang kumisan, eh, dahil batigas yung puso, ayaw niyang pakinggan. So, meron pong isang membro doon sa church na yun. Nag-preach yung pastor. Ang kanyang preaching, medyo nakasentro doon sa alam niya na kailangan i-correct yung mali na ginagawa ng tao. So, binakbakan niya. Yung ganitong pulpito, talagang nagkausok-usok yun hanggang sa medyo yun eh. Nasira, ni-repair na lang niya ulit. Pagkatapos ng preaching, lumapit yung pinapatamaan niya. No? Then sabi niya, Pastor, ang ganda ng preaching mo, no? Tinamaan sila. Yan, no? Hindi siya tinamaan, no? Sila yung tinamaan, yung iba, no? Mas lalong nag-preach yung pastor, no? Talaga, kinalimog ng kinalimog, sunod na Sunday, may tadyak na sa pulpito, eh. Talaga, pinausok niya. Pagkatapos ng preaching, lumapit uli yung ano, yung pinapatamaan niya. Sabi niya, Pastor, ang ganda naman ng preaching mo, mas lalo silang tinamaan ngayon. Talaga yung pastor, ano kayo nangyayari sa taong to hindi tinatamaan? No? Sumunod na linggo. Ganito ang nangyari. Isa na lang yung nag-attend. Yun lang mismo yung pinapatamaan niya. Kalay mo, one and one na sila ng pastor. Talagang mas lalo niyang pinausok. Pinausok. Talagang nagpalit siya ng pulpito sa sunod na linggo. Pagkatapos ng preaching, nilapitan siya yung nag-iisa. Nakinig sa kanyang membro. Sabi niya, Pastor, sobrang napakaganda talaga ng mensahe mo. Mas maganda pa doon sa madalawang preaching mo. Sayang, wala sila. Kalahin po ninyo. These are the kind of people who do not really want to listen anymore to the Word of God. And they don't
They don't like to be corrected. Ayaw na nilang mag-correct. At ayaw nilang tanggapin na mayroon dapat tayo isin sa buhay nila. There will come a time, Pastor H, may mga ganun. Pagka lumalag mo yung gawain, may mga tao ganun. But you have to be strong. You have to preach the word. This is the word of God. Kailangan sila ang sumunod doon sa salita ng ating Panginoon. And to the members, you have to be sensitive. Alam ng Diyos kung ano ang buhay po natin. At gagamitin niya ang inyong pastor para ibigay sa iyo ang mensahe. Pagkatamaan kayo, you have to be open to it. And you have to align yourself to the word of God. Sapagkat mensahe na po yan ang ating pong Panginoon. Ginagamit lamang mo yung ating pong tagapagsalita. So, sign of the time is very obvious. Tumitigas at tumitigas ang puso ng mga tao. Kailangan natin makipag-unahan. We have to preach the word. Then, pangatlo po sa verse 5, ang sabi po ng verse 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of the ministry. That is the necessity. Necessity is point number 3, and that is now the call of duty. Evangelist, do the work of an evangelist. Kanina ho, doon po sa church, sapagkat umalis na nga po ako sa aking trabaho, at inaaral ko po ngayon kung ano po yung talagang number one na trabaho po ng pastor. Ang number one, Pastor Ace, is to preach the word. That is your number one responsibility. To preach the word. Yung oras mo nandun. Ipasok mo lahat yon yung pinakamaganda. Do the work of an evangelist. Gumawa po ako ng pyramid kanina, presentation ko after ng preaching. Pyramid na ganyan. Nandito yung preaching, that's number one na trabaho. Pangalawa yung prayer. Kaya kanina, nagbigay ako, Pastor, ng mga forms. Profile ng mga members. O ito, ilagay niyo mga pangalan ninyo dyan. Ilagay niyo dyan kung ano yung gusto niyo ipanalangin ko. Sapagkat that is the second important responsibility of a pastor. Ang ipanalangin ang bawat member. Kaya kanina, pinasulat ko lahat ng pangalan, member ng pamilya. Ano ang kailangan ninyo, ano yung panalangin ninyo, and I will surely give time to that. Dadalangin ko yung pastor. Preaching, pag-pray mo kung anong kailangan ng mga members. At pababa ng pababa, counseling, discipleship, unti-unti na involve ang mga members, gawa ka ng grupo, hanggang sa pinakababa, lahat, lahat, worries or winning, visitation, lahat yan ay dapat involved. Ganyan ang magiging malakas po natin. Amen? Amen. But Pastor Ace, your first responsibility is to preach the word. At pagka ikaw ay mag-preach ng salita ng Diyos, make sure na talagang masarap. Masarap. Amen? Amen. A well-prepared preaching. Kaya ako kayong pong mga members, you have to understand that men shall not live by bread alone. Yan ang sabi po ng Bible. Ipag-pray ninyo yung pastor ninyo, na bawat preaching niya, yun yung kailangan ninyo. Huwag niyo masyadong paborit, lalo na pagdating ng Sabado. Medyo, sa ngayon, medyo talagang kailangan pa eh. Sabado, yun yung talagang pinakailangan araw sapagkat walang trabaho yung mga tao na bibisitain, isosolve eh. But always give time. Make sure na maayos yung preaching. Kasi kakain yung mga tao. Ang sabi ng Panginoon, you love me, feed my flock. Pagkain. Number one po yan. Meron ang pastor, hindi lumalabas eh. Walang solvening sa kanya. Preaching prayer. Preaching prayer. Yung pinakamay niya. Si, ang pangalan na? Doon si pastor. Yung malaking church sa ilalim. Yung kaibigan. Ha? Pastor ka ba? Laki ng church dun sa gawain. Pagka nandun ako, lagi akong pinag-papers nyo. Pero yun ang formula. Tsaka balik tayo siya. Sa gabi, tulog. Ay, sa tanghali, tulog. Sa gabi. Yun, bukas ng office niya.
Kaya pagka may pagpapakonser, gabi yung punta to. Tanggal ito, Lucia. Daming alam mo. But don't forget. Wala na akong ginawa ho. Pagkatapos ng wala na akong trabaho, magbasa ng libro and refresh yung aking pong pinaka-responsibility talaga. At ano ang responsibility po ng membro? You have to be clear. No? We have to be clear. Ang sabi ho ng Bible, ng church, kumpos yan ng mga yung body of Christ, ano ho? Different members. Merong kamay, merong mata. Ngayon, medyo kukunti pa tayo. But there will come a time na dapat gagana lahat. Ang hirap pa yan. Nakita na kayo ng na-stroke. Tatay namin, stroke. Kalahating katawan. Di ba kagalaw? Ngayon, ang mabigat pa nito, he was diagnosed with advanced prostate cancer at saka leukemia. Kaya yung mga buto niya, nagkakabutas-butas na. Yung kaliwa niyang kamay na hindi niya may galaw, pinalagyan na ng sling. Bakit? Kasi nakasabit na lang, hindi niya magalaw eh. Eh, mahina na yung buto. Eh, baka naman malaglag. Imagine a church, the body of Christ, na kung saan ay walang importance sa gawain. Para kayo yung gamay ng tatay ko na hindi na niya may galaw, tapos yung buto, nasisira na, kailangan na lagyan ng sling. We should not be a member na nakasabit lang. We should be involved. At malawak pong gawain. Meron ng piano, meron ng social media, meron ng papakanta. Pag-aralan nyo paano magpakanta. Ganyan yata si Diyos yung papakanta nagsimula. Mga ganyan. Tuwan mo yan si Diyos. Pakanta. Ngayon, saan talagang pagkanta namin? Kaya ang lakas ng loob ko yung Pastor Reyes eh. Sabi ko doon sa Ters, kung ayaw nyo akong mahalin, magsisimula kami ng gawain. Aalis kami rito. Maski maganda na yung building doon. Hindi ako natatakot. Eh, nagsimula nga ako. Ako lang eh. Ayaw nyo akong mahalin? Ayaw nyo mahalin ng pamilya ko? Okay lang. Alis ako rito. Tapos pag-alis ng pastor, kaya umalis, kailangan namin kayo mayroon. Pwede ba? Pakipot naman ako mag-alis. Pero totoo mo yun. Why? Because I have a complete family. Yung panganay namin, siya ang pianist. Yung lalaki ko, siyang nagpapakanta. Bible reading, pag wala. Ngayon, wala yung aming song leader. Siyang nagpakanta kayo, maghapang, no? Siyang nagdala. Kaya, ganyan kasi po na nagsimula yan. Maturuan, maturuan. Medyo kung isang medyo may kalikutan pa ng utak yan, pero may pag-asa ng mga bata. Kaya pag lumabas ako, kompleto eh. Nagpapatugtog, may nagpapakanta, audience ko na lang si Mrs. Si Mrs. lagi ang aking babak pag magsisimula kami. Hindi mo minamasayang pastor, siguro ano yung mga prinsipyo. Hindi mo hinihilot. Hindi naman po, no? But look at this. Supportahan niyo si Pastor Ace. Preach the word, Pastor. Pakainin mo sila ng maayos doon sila ba yung matibay. And to the members, every time you listen to the word of God, as Pastor Ace preaches, you have to open your mind, you have to open your heart, you have to be sensitive with the word of God. Because by hearing of the word of God, you will grow in your faith, you will grow in your Christian life. And soon, makita niyo itong gawain na ito, napakalaki, maraming tao, napakaganda ang gawain. Tandaan po ninyo, this is something. Na pag-arap po natin sa ating pong Panginoon, sasabihin sa atin ng ating pong Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Kailangan malaman po natin kung ano po yung kailangan natin iambag doon sa gawain ng ating pong Panginoon. At madali lamang po yun. Kung anong meron kayo, yun na yun. Hindi naman magbibigay ng Panginoon ng wala. Tapos yung haanapin dun sa church, hindi po. Kung marunong kang kumanta, yun na yun. Marunong kang magpiano, yun na yun. Dapat alam mo lang kung ano yung skills mo. Materially, meron ka, abay, ibigay po rin sa Panginoon yung dararapat na para sa Kanya. Diba? Yung sabi ng Malakay, huwag natin pagdakawan ng ating pong Panginoon.
you have to understand that everything that we have, yan ay paraan ng Diyos upang ikaw ay makapaglipod sa Kanya. Meron kang trabaho? Gamitin mo yan para sa ating pong Panginoon. Meron kang business? Gamitin mo yan sa Panginoon. Yan lagi ang konsepto kong itinuturo doon. Talampunin nyo, noong una ho, baliktad ang buhay ko, sabi ko nga, yung buhay namin ni, wala kang trabaho basta, no? Meron pa, no? Nung ako ay nagsimula, sapagkat ako ay may trabaho, ako yung tinatakbuhan ng mga members. Inuutangan pa nga ako eh. Uy, kanina meron nagbayad. Nabigla ako. Biglang diyang inabot sa akin. Alam mo kano? 60,000. Pero sabi ko, sige, lagyan natin lahat ito sa church ulit. Kasi ang gawin construction ng business. So ako ho, yung nagbibigay doon. Baliktad, hindi mo naranasin yung ano eh. Yung wala kang makain, parang ganun. Pagkatapos may darating na membro, bibigyan ka ng pagkain, tapos sasabihin mo, talagang pinadala dito ng Panginoon. Hindi ko naranasan ng ganun eh. Hindi ko naranasan po yun. Kasi ako nagbibigay ng magandang trabaho, pinagpala rin ng Panginoon ng ano eh. Yung trabaho ko eh. Pero ngayon, nung itong mga malapit na akong babalis at maging itong pag-alis ko, abay, binibigyan na kami ng bag ni Mrs. Louis Vuitton, gusto ko. Ayaw mo yun. Mga tiga, mga 80, may dito mga preso. Binigyan pa ako ng baril. Makalain po, pati baril ba naman nire-regular mo, 80 mil. Kaya meron akong pambaril sa membro ngayon pagka no? Hindi nila gagamitin ko sa kanila. Yung tinutunog-tunogan ako sa ano? Preaching ko, ano? Talagang sasampo lang po yun eh. Kaya, huwag na huwag kayong magregalo ng baril kay pastor, ha? Kaano? Yan. Ngayon ko lang nararamdaman yung mga gano'n. Pero masaya naman. Masaya. Kahit pa paano pinagpala ko ang gawain. Ang kulang lang ho ay, siguro, yung mindset nasa ako, nagkatrabaho. Ang kulang lang yan, mga pagdabas-dabas, soul winning, yan ang at yan na po ngayon yung aking inaayos. Anyway, this is your team. Preach testimony na lang ako na may kasamang kwento. Dito na ako magpapausap. But I just hope na may po ay magpatuloy sa inyong gawain. You have a very good leader, pastor. No? Malaki ang pupuntahan ng gawain ito. Sir, magpatuloy ko kayo. Tuloy lang. At supportahan niyo si Pastor Ace. Mga magulang, maraming salamat sa pag-support. Yung pong gustong tumanggap sa Panginoon, simple lang. Kayo po ay makita lang niyo yung sarili na tayo po ay makasalanan. At ang sabi ho ng Bible, unless ye repent, eh, alam po ninyo, wala pong kaligtasan po yun. So, we need to repent. At ang repent na yan ay pagtalikod sa mga kasalanan na yung ginagawa. At pangatlo ay sumampalatay sa Panginoong Jesus na siya lamang ang namatay sa cross ng Kalbaryo. Sa pamagitan po ng kanyang dugo na nabuo sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang kaligtasan lamang po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon, sa ating pong Panginoon, sapagkat yung kanyang dugo lamang na nakakapagugas ng kasalanan. 1 John chapter 1, makikita po din yun. Pagkatapos, of course, papasokin po natin sa ating pungkusan. Tayo po'y tumayo at manalangin. Dakilang Diyos sa mangbanal, nagpapasalamat po kami sa kabutihan po ninyo. Salamat po sa mga anak po ninyo na narito. Kay Pastor Ace, Panginoon, salamat sa kanyang buhay, kanyang pamilya. Patuloy niyo nga po siyang palaguin sa kanya pong kalaman sa inyong salita. Mas lalo pa po siyang maging matatag, Panginoon, sa inyong pong katuruan. Maging kanyang pamilya, kayo pong gumabay. Patuloy na maging supportive po sa kanya, Panginoon. At maging sa mga members ng narito, Diyos.
dalayan ko po na sila po ay ma-involve. Makita po ang kanila pong sarili, kung ano po yung mga gifts na meron po sila, Panginoon. At sila po ay makatulong sa gawain. I pray, O God, sa mga hindi pa po nakakilala po sa inyo, dalayan ko po ang kanilang kaligtasan, Panginoon. Habang tayo po ay nakapagkit na kayo po, aking tawangin si Pastor Ace upang pagpatuloy ang padalangin. Okay, Panginoon, ay salamat sa aming pagkakitin, Panginoon, sa aming kaibigan, Pastor, Panginoon, na kapatid po na namin itong close, Lord, sa personal, at magkakaroon ka po, Panginoon, ay isa, na nagkakaibigyan ko, Panginoon, ay salamat sa buhay ng Pastor Taylor, sa aming testimony, at tayo na po po ay pagsimula dito, Panginoon, kayo pong nagpala, nagpala sa amin,